Makawayan naman po si Aling Frankie, may bagay naman silang tutahe. Ang ating ulam for today is tokwa na may oyster sauce. Ang mga kailangan ay tokwa, bell pepper, spring onion, garlic, and then, syempre, onion at hindi mawawala dyan ang oyster sauce na magpapalasa sa ating lulutuin. So, kawali time! Ayan, maglagay muna tayo ng mantika at antayin natin itong uminit. At syempre, kapag mainit na ay pwede na natin ilagay ang ating tokwa. Kumbaga ay pipirituhin natin ito at antayin natin ito maging brownish or golden brown. So, syempre, yung pagkaway ni Aling Frankie ay wala lang iyon. Dahil sa totoo lang, si Aling Inday ang nagluluto. Sadyang tulog pa talaga nun si Aling Frankie at ang ambag na lang niya ay ang kumaway sa video. So, syempre, kapag okay na siya, no, pwede na natin siyang ilagay sa ating magandang plato. Kung naalala nyo ang unang video ni Aling Frankie tungkol sa plato ay hindi nyo aakalain na galit ang kanyang mama. Bakit? Kasi sabi niya, bakit ko daw ginawang plato ang isang painting? Aba, malay ko ba kung painting pala ang plato na iyon? Hindi natin naakalain. So ayan, tapos na natin hiwain ang tokwa. Tapos hiwain ang tokwa into a mince cut. Kailangan na natin ngayon mag-gisa ng bawang. At antayin lang natin ito maging golden brown or brownish. At syempre, isusunod na natin dyan ang onion. Ayan, so halu-haluin lang natin at mamaya-maya lang ay pwede na natin ilagay ang ating tokwa. At syempre, pwede na natin ilagay ang ating tokwa. At syempre, ayan, halu-haluin lang natin siya hanggang sa maging okay na siya at pwede na natin ilagay ang ating mga susunod pa na sangkap. Hindi mo aakalain na sa 50 pesos ay magkakaroon ka na agad ng ulam at yon ulam. At pwede na natin ilagay ang powder na paminta. So, pwede naman siyang maging pamintang durog. Depende naman sa inyo at kung gaanong karaming paminta ang gusto nyong ilagay sa inyong ulam. So, wala lamang kaming pakialam doon. At syempre, sunod na natin dyan na ang asin. So, depende rin yan sa inyo kung gaano karami. At maya-maya lang pwede na natin ilagay ang ating bell pepper. Ayan na nga, inilalagay na nga ho natin. At syempre, huwag natin kakalimutang haluin ito. Ilalagay na natin ang ating spring onion. Ayan. At syempre, mix well. After that, pwede na natin siyang i-transfer sa pinakamagandang plato na meron tayo sa ating bahay. At syempre, it is ready to serve. Sa murang halaga at napakadaling gawin ay magkakaroon ka na kaagad ng masarap na ulam. I hope you like it and don't forget to subscribe, like, comment, and share. Goodbye!